Ayan, hello everyone! Welcome back to my channel. Ang video ito is about coping with migraine and gastric. So, manghirap magkasakit kapag malayo ka sa pamilya mo. Ang hirap magkasakit ang isang OFW kasi ikaw lang mag-aalaga sa sarili mo. I mean, swerte yung mga ang amo mo is nakakaunawa, nakakaintindi sa'yo, aalagaan ka nila, kagaya ng amo ko. Syempre, mababait naman mga amo ko. So, ang migraine kasi is isang uri ng sakit ng ulo na hindi mo matumbok kung normal na sakit ng ulo or dahil lang sa mata mo or ano. Kailangan mo magpatingin sa doktor. So, ako kasi na-diagnose ako na may migraine nung around 2003 or 4 yun. So, ang migraine is very sensitive sa pagkain, sa kulay, sa amoy. Very sensitive ang amoy talaga ng isang taong may migraine. So, pati sa mata, pag nakakita ka na ng parang worms na gumaganon-ganon na silver, ayan, alam mo nang mag-atake ang migraine mo. Pag ang pang-amoy mo naman is medyo hindi maganda, maaalalaman mo na ayun nga, umaatake ang migraine mo. So, pag nakakain ka naman ng sala, ayan, atake ang migraine mo. Kaya ako talaga yung pili lang talaga yung kagaya ng nilalagay ko sa mukha ko. Kasi pag scented siya o may perfume siya, sa sala talaga sasakit ang ulo ko. So, kaya hindi ako yung taong ma-perfume talaga. Kasi pag nakakamoy ako ng perfume na sumala sa pang-amoy ko, atake talaga ako ng migraine. Super sensitive talaga ang taong may migraine. Sa pang-amoy, sa mata, pati sa bunganga. Kung hindi mo babantayan yung nilalagay mo sa bunganga mo, atake ka sa migraine. Tapos, eto pa, sasabay ang gastric mo. Ang gastric naman is ano, yung siguro sobrang nalilipasan ka ng gutom, tapos bigla kang kumain, ayun, or nasobrahan sa kape. Ang gastric talaga is bawal ang kape, pero dahil sa katigasan ng ulo, minsan, kagaya ko, nagkakape pa rin. Pero, yung ngayong pagkakaroon ko ng atake na migraine at gastric, hindi naman ako nagkape ng ilang cup ng kahapon. Actually, 2 cup lang naman yung kinape ko eh, umaga at hapon. Ang alam ko ang kinain ko nung gabi yung dinner namin is may halong repolyo. Ang repolyo kasi is very, parang acidic siya. Ang repolyo, broccoli, yun talagang iniiwasan ko kainin kasi, pag type O plus kaya daw yata is dapat huwag ka masyado magkakain ng repolyo. Or, better yet, iwasan mo ang repolyo. Yun ang naano ko sa doktor ng dati kong amo na hindi ako pwede sa repolyo, hindi ako pwede sa broccoli, yung mga ganong vegetables na medyo acidic siya, yung mataas ang acid. So, yun, hindi ko namalayan yun. Talagang na, kasi sinahog ko yun sa stir fry na ginawa ko kagabi. Eh, kumain pala ako. Nasama sa, syempre, ulam, diba? Kinain ko. Nawala naman sa isip ko. So, ayun, nag-trigger ang gastric, sumabay ang migraine. So, ayun. Sa migraine naman, maintenance ko ang migraine. 3 klase ng gamot. So, mahirap palagi umiinom ng gamot. So, as much as possible, hanggat kaya ko yung sakit ng ulo, hindi ko talaga iniinuman. Naglalagay na lang ako ng white flour. Dito sa likod ng tainga ko, tapos inaamoy ko. Kung sumasabay naman yung gastric ko, nilalagay ko ito dito sa medyo taas lang ng pusod yun. Tapos nilalagyan ko na rin yung palipot ng chan ko para yung feeling niya is medyo yung cooling siya, medyo mawala yung pagsusuka. At ito pa pala, pag may migraine ka, pag nasuka ka na, medyo gagaan yung pakiramdam mo. So, ang ginagawa ko minsan para masuka lang ako, talagang dinudugtog ko yung sa dito sa to para lang isuka ko yung hindi magandang sa chan ko. Kasi ganun talaga yata yun pag may migraine ka.
susuka at susuka ka. Pag may migraine ka din, umataka yung migraine mo, yung panlasa mo is mapait, kaya hindi ka makakain. Kahit gusto mong kumain, ayaw ng bunganga mo kasi isusuka mo din. So, ako kanina, hindi ako kumain mula umaga hanggang mga alas 3 na kasi kailangan ko talaga uminom ng gamot kasi hindi talaga kaya ng pakiramdam ko yung sakit ng ulo ko. So, pinilit ko talaga kumain ng oatmeal. So, ayun, nakainom naman ako nung gamot ko na tatlong klase kasi yung gamot ko. Ito yung isa, yung talagang sa pang migraine, Cafox. Yan, Cafox siya. Tapos, meron siya, ito yung ang dami kong gamot na iniinom talaga. Famota din. Ito yung pagka kailangan mong inumin ito bago ka kumain para hindi ka susuka. Pero hindi ko ito ginagamit. Paminsan-minsan lang pala talaga kung hindi ko kaya. Tapos, meron yung isa pero naubusan ako ng isa. Yung para sa inflammation. Yun, tatlong klase ang iniinom ko palagi pag ina-atake ako ng gamot. Ay, ito naman sa ano, sa gastric, yung Zenpro Omeprazole. Kaso nga lang, kasi meron yung Omeprazole, meron talagang ang Omeprazole is may nag-trending noon na yung Omeprazole is parang hindi magandang inamin. Hindi ko masyadong ginagamit yan. Pag hindi ko na talaga kaya yung pagkaano ng yan ko, yun lang iniinom ko. Tapos, etong ginagamit ko pag medyo sumakit na sakit na yung buong katawan ko. Ito yung Aerius 5 mg. Ayun yung gamit ko. So, at saka, ito para pag yung nahihilo na ako, ito yung iniinom ko, yung Diminate 50 mg. So, ayan. So, ayan. Ang daming iniinom ang lola. So, mahirap talaga pag magkasakit sa abroad. May isang OFW. Wala kang aasahan kundi ang ayun, sarili mo lang. Kaya, kailangan natin ingatan ang ating sarili. Kasi, sorry. Kasi ang sarili natin ang ating puhunan sa trabaho, di ba? So, yun, sabi ka nila, kailangan natin kumakain ng masustansya yung pagkain. Kung kailangan mong bumili ng mga supplements. May ginagamit akong supplements is ito pala, ginagamit yung supplements. B12 at saka itong vitamin C. So, ayan, yung ano sa potassium ko naubos na. Pero hindi pa ako nakabili kasi hindi nga ako masyado maglalabas. At saka kaubos lang kahapon yung potassium. So, hindi ako nakabili nung last na lumabas ako kasi akala ko meron pa. So, ayan. Kung kailangan gumastos tayo para sa ating sarili, gawin natin para naman sa kalusugan natin yon. Kasi ang buhay, isa lang yan. So, kailangan natin alagaan talaga ang sarili natin. Huwag natin pagdamutan ang sarili natin kasi mas mahirap pag magkasakit ka, tinitipid mo ang sarili mo, nagkasakit ka, mas malaki ang gagastusin mo. So, hanggat kaya mong bumili ng gagamitin mo yung gamot mo, yung kung ano yung gusto mong kainin, kainin mo na makakatulong sa kalusugan mo. Why not? Kasi nagtatrabaho ka naman, diba? Kaya, bumili ka para sa sarili mo. Yun lang ang na may papayo ko sa mga OFW. Huwag nating nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin, pero kailangan din nating magtira para sa sarili natin. Kung ano yung gusto mong kainin, kainin mo. Kung anong gusto mong bilhin, bilhin mo. Kasi, kaya nang sabi ko, isang beses lang tayo mabuhay. So, ayun. Ayun lang may papayo ko sa mga kapwa ko OFW dito na nagtatrabaho sa all over the globe. Huwag nating tipirin ang ating sarili. Kasi ang sarili natin, yun lang ang puhunan natin para magtrabaho para sa pamilya natin. Kasi kung nagkasakit ka, nawalan ka ng trabaho, paano ng pamilya mo, di ba? So, kailangan din natin alagaan ang sarili. So, that's it for today at thank you for watching. Talaga, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel,
click the subscribe button and click the bell para ma-notify ka sa mga susunod pang upload na videos. So, ayan. Thank you for watching. Bye!